Hey, what is up guys? This is Elton Jokino of Habisin Collection, and for today's video, papakita ko sa inyo yung studio natin. So, technically speaking, itong studio natin is na-set up ko last year. And then, kung makikita nyo, medyo ano na siya, nagbabakbak na yung mga pintura. So, supposed to be, plano kong iparepaint to, but siguro next project ko na lang yon. So sa ngayon, nag-declutter lang or nag-ayos ako ng mga gamit, and then i-reset up ko yung studio natin, yung table ko dito, and I'm planning to do that here also. Magkakaroon ako ng table dito patungan kasi sa totoo lang, sobrang daming gamit sa loob ng studio natin, so sobrang gulo na. So nagpatulong ako para ayusin at linisin tong studio natin. So ngayon, papakita ko lang sa inyo kung paano ko siya sinet up, ano yung mga nilagay ko na gamit. Tapos at the end of the video, papakita ko sa inyo yung buong studio. So meron tayo nakakabit na 360 video para makita nyo yung all around ng studio natin. By the way, itong studio na to is sobrang liit lang. So parang home office studio lang to. Sinet up ko lang para magkaroon ako ng office dito sa province, para makapag-work tayo ng maayos at peace of mind. Kumbaga, hindi ganun ka gulo, kaingay. Pagpasensya nyo na guys, kasi minsan may maririnig kayong mga dumadaan na sasakyan. Medyo malapit sa daan yung room na to. So, ayan. Okay, let's get it on! Okay, yun, table natin. I-set up na. So, yung monitor natin, yan yung nireview ko dati. Tapos, yung keyboard natin is Keychron K8 and our Mac Mini. So, M1 Mac Mini. Nakalimutan ko yung plants natin. So, nailagay ko na halos karamihan ng mga gamit natin. Ang kailangan ko na lang ilagay is yung lights natin dito. Tapos, the rest ng mga gulo. Ang dami pa kasing gamit actually na hindi ko pa napapasok. So, yun, kailangan ayusin pa. Siguro, ilalagay ko na lang sa mga mega box yung mga gamit. Yung mga katulad nito, madami pa to eh. Madami pang ganyang gamit. So, ayusin ko pa yun. Tapos mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mukha niya after ko siya maayos. So, yan. Pasok ko lang yung lights. So, ito yung ilaw natin. So, ayun guys, nalagay ko na halos karamihan ng gamit natin. So, itong ilaw, the rest na ano, ayusin ko yan mamaya. Papakita ko sa inyo kung ano yung mukha niya after ma-set up lahat. Tapos, papakita ko sa inyo. In a while, magpapahinga muna ako kasi
kanina pa kami naglilinis. So I think almost 2 to 3 hours na. So ayun. Mamaya papakita ko sa inyo. Ayun, natapos din tayo sa wakas. So inabutan na tayo ng gabi, which is meron ding advantage kasi papakita ko sa inyo yung setup natin sa studio natin when the lights are on. So ipapakita ko din sa inyo kung ano yung mukha niya once nakabukas yung mga ilaw natin. So ngayon, yung ginagamit natin is the Yeelight bulb. So this is an RGB light. Smart device siya. So ayun, bago tayo pumunta dito sa table ko, kung ano na yung mga nakalagay dyan. So pakita ko lang sa inyo kung paano natin papalitan yung ambient nung ating studio. So since na-mention ko na smart device yung ating bulb, so this device can be controlled via Google Chrome, which is na-review ko rin to. Panoorin nyo rin dito yung link na yan. And so for example, gusto ko ng cool ambient. So papalitan lang natin. Hey Google, set Yeelight color to blue. Yan. So pwede siyang ganyan. And then, if ever na gusto ko ng medyo warm or sabihin nating medyo intense, hey Google, set Yeelight studio color to red. So, ayan. Naging red naman siya. By the way, itong nasa likod ng monitor na ilaw ko, hindi yan mga smart devices. These are tube lights na kinabit ko lang dyan. So, yan. Na ina-attach ko yan since magnetic sila. And then, dito sa likod ko naman, ito naman is powered by a controller. So, meron siyang remote. Ayan. So, pwede siyang palitan ng kulay. Ayan. Napapalitan siya. So, depende sa feels na gusto nyo. So, yan yun. Itong nasa likod, pwede ko rin yung palitan kasi RGB lights din yan. And then, this one, yung nasa side natin, yung may blue din. This is fan. So, pag mainit dito sa studio ko, binubuksan ko rin to. So, ang kagandahan na ito, meron siyang ilaw din. So, ayan. If ever na nainitan ako, ayan. Ganyan lang siya. So, air cooler siya. Nireview ko rin to. So, panoorin nyo rin yung video nito dito sa link na to. So, ayan. Patayin na muna natin kasi maingay siya. So, pinapakita ko sa inyo kung ano yung mga ilaw na ginagamit ko since this is our studio tour. Pag gumagawa naman ako ng video, ang ginagamit ko is yung main key light natin. Ayan. Tapos, pinapatay ko lang tong Yeelight studio natin. And, ayan na. Ganyan na siya. So, this one, meron tayong dalawang monitor kasi yung monitor natin is ginagamit ko depende sa task. So, if ever na weekdays, so I'm doing my permanent work, which is I am a software engineer and doing some programming stuff. So, ang ginagawa ko, yung monitor na yan is nakakabit yan dito sa company laptop natin, which is ito yung nasa left side ko. And then, if ever na pag weekends, wala tayong photoshoot or kung may photoshoot man during gabi, nag-i-edit ako. Kung walang client, walang photo edits na gagawin, gumagawa ako ng vlogs. So, yung video natin, dyan natin ini-edit. So, yung M1 Mac Mini natin, which is on the right side. So, ayun, kung makikita nyo yung desk ko, medyo magulo pa rin, madaming gamit. So, technically speaking, tatanggalin ko lahat dyan. Mawawala yan kasi yung mga bihira akong ginagamit, inaalis ko dyan, nilalagay ko sa cabinet natin. And then, dito naman, nilalagay ko yung mga common na ginagamit natin. Itong divider natin na cabinet is DIY siya. So, ginawa ko lang siya para meron akong mapagpatungan ng mga gamit. And then, as you can see dito sa baba, itong umiilaw na to. So, this one is the dry cabinet. So, na-review din natin yan. Panoorin nyo rin yung video here sa link na to. And the rest here sa desktop natin, hindi ko na siya imi-mention lahat. So, magkakaroon tayo ng desktop tour talaga na video para doon. So, ito, parang pinakita ko lang sa inyo kung paano ko sinet up yung buong studio natin. So, this is a studio work from home setup
dito sa province. By the way, this main key light is the Godox SL60W. So, ito yung ginagamit ko rin way, way back pa. Iba lang yung softbox niya kasi since maliit lang yung studio natin, so maliit lang yung softbox na ginamit ko. So, ayun. And ito is nakokontrol din yung brightness niya, yung kung gaano kalakas. So, ayan. Pwede natin palakasan yan. So, ayun. And the monitors, yan din yung nireview ko dati. So, ayun. By the way, since na-mention ko yung mga ilaw na to, kaya ako siya pinakita sa inyo. It's because this is the current setup, lighting setup, daily basis or common setup ng studio ko. When I'm doing some daily basis na trabaho, editing, ganon. But if ever na I'm doing some vlogs, pinapalitan ko to. So lahat ng ilaw na to, hindi nyo yan makikita. Nilalagay ko siya, sineset-up ko siya sa likod ko, sa side, top. So depende sa fields na gusto kong gawin. So ayun. Bakit ko siya na-mention? It's because the next video na ipapakita ko sa inyo or i-discuss natin is the lighting 101. So, kung papaano ko sinet up yung ilaw natin when I'm doing some videos. So, ayun. Yun yung next topic natin. So, if ever na may problema kayo kung papaano gamitin yung mga ilaw, kung saan siya kailangan i-position, anong tamang position niya, anong tamang brightness, anong tamang settings, i-discuss natin yun in the next video. So that's the reason why pinakita ko sa inyo yung setup na to and yung mga ilaw natin na ginagamit. So ayun, the next video, lahat ng ilaw na ginagamit ko, ipapakita ko sa inyo yun. So ayun, i-discuss natin yun lahat. Again, this is Elton Jokino of Hobbies and Collection, and don't forget to like, share, and subscribe if ever you like this video at kung nakatulong sa inyo at kung nag-enjoy kayo. Let me know guys if ever you are also doing your DIY home setup since karamihan ngayon naka-work from home. So, i-comment nyo lang guys and let me know what you think kung ano yung mga tanong nyo, kung meron kayong kailangang advice or kung anuman gusto nyo i-comment, let me know. So, ayan guys. Again, thank you for watching. See you in the next video. Peace!